sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Sa pangalawang pagkakataon ay ipagdiriwang po natin ang mahal na araw sa gitna na naman ng pandemya. Hindi natin na maaaring gunitain ang napakahalagang kasaysayang ito na kasama po natin ang ating mga kapatiran. At habang inaalala natin ang mga kaganapan ng buong linggong ito, higit 2,000 taon na ang nakakaraan ay nakalulungkot din ang mga balita na patuloy po ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Kaya nga para sa iba, di nila maiwasang magtanong ng tulad nito, talaga nga bang may Diyos? At kung talagang may Diyos, bakit nagaganap ang mga ito? At kung ang Diyos ay mabuti, bakit pinahihintulutan niya ang mga kasamaan? Mainam na balikan natin ang kasaysayan ng mga Hudyo nang sila ay itapon sa bansang Babilonya. Ayon sa aklat ng Jeremias, si Haring Hokonias at ang kanyang ina, ang mga anak niya, ang mga opisyal ng kanyang gobyerno at mga kamanggagawa ay naging mga bihag ng bansang Babilonya. Tanging ang mga pinakamahihirap lamang ang natira sa Jerusalem. Inilayo sila sa kanilang tahanan upang manirahan sa dayuhang bansa sa gitna ng mga taong di nila kilala at mga kaaway nila. Kasama rin nilang bihag, ang iba sa kanila ay mga tinaguriang propeta. Ang mga taong ito naman ay nagbigay ng pinakamagagandang pangungusap ng pag-asa at pinapalakas ang kanilang loob. Anilay, sa loob lang ng 2 taon, abay magagapi na nila ang kapangyarihan ng Babilonya at magbabalik na sila sa Jerusalem. Sabi nila, huwag kayong mag-alala, maaayos din ang lahat. Subalit, ang lahat ng mga ito ay walang katotohanan. Ang mga pangako ay di natupad. Sa halip, inihayag ni Propetang Jeremias ang katotohanan ito. Matatagalan kayong bihag sa Babilonya. Dito sa atin ngayon, sa sitwasyon natin, sadyang napakarami ring mga hamon na tayong hinaharap. At bukod sa krisis na dala ng COVID, abay marami sa ating ang said na said na. Sabi nga nila, dahil nga sa matinding problema at di natin maiwasang makaramdam na parabang wala ng pag-asa, parang nag-iisa na lang tayo. Sa gitna ng mapait na mga karanasan ng mga Hudyo, nang sila'y itapon sa ibang bansa, ipinahayag ng Panginoon ang kanyang pangako sa Jeremias, Kabanatang 29, talatang 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama at para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ang makapangyarihang Diyos ay may inilaang plano para sa Israel. At kung dadalhin ito sa ating kalagayan ngayon, may plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. At ang mga ito ay para sa ating ikabubuti. Kailanman ang ating mapagmahal na Diyos ay hindi nagpaplano o magpaplano ng masama para sa sino man. Ang lahat ng mga masasamang nangyayari sa buong mundo ay kagagawan ng ating kaaway. Subalit, ang mga masasamang ito ay pinahihintulutan ng ating Panginoon at ibinabaling ng Panginoon upang magdulot ito ng kabutihan. Sa katapus-tapusan ay mararanasan natin ang kanyang shalom, ang kapayapaan, kasaganaan at kaganapan na matatagpuan lamang natin sa kanya. Kaya nga, sa Diyos mayroon tayong tunay na pag-asa at nag-uumapaw na pag-asa. Ang lahat ng mga ito ay posible dahil sa ginawa ni Hesukristo sa krus. Inalay niya ang kanyang buhay bilang sukdulang pag-aalay upang maranasan natin ang masaganang buhay, hindi lamang dito sa mundong ito, kung hindi maging sa buhay na walang hanggan. Ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kung hindi ipinagkaloob niya siya para sa ating lahat.
papaano niyang hindi ipagkakaloob ng walang bayad sa atin ang lahat ng mga bagay. Namatay si Jesus, subalit hindi siya nanatili sa libingan. Pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siyang muli upang gapiin ang kamatayan at ang huling kaaway. At matapos ang ginawa ni Kristo sa Kalbaryo at ng kanyang muling pagkabuhay muli sa mga patay, ay sapat ito upang tayo ay magdiwang. Sa ating pagninilay ngayong Semana Santa at lalo na sa gitna ng mga nangyayari sa buong mundo ngayon, abay naway patuloy nating pagbulay-bulayan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang malalim na kaugnayan sa ating Panginoong Jesus. Napakaganda ang karugtong ng pangako ng Diyos sa Jeremias Kabanatang 29, talatang 12. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Ganito rin ang mensahe ni Haring David sa mga awit. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahang kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa kanya'y italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Dalangin ko na sa pagninilay-nilay natin sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo, naway ang kapangyarihan na dala ng kanyang pagkabuhay na muli ang patuloy na magpapalakas po sa ating pananampalataya. Sa pamamagitan nito, abay, matatagumpayan po natin anuman ang sitwasyon na ating kinahaharap. Sa ngalan po ng FEBC Family, ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, na laging nagsasabing mag-ingat po kayo palagi at pagpalain po kayo ng ating buhay na Diyos. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.